Juan de la Cruz, anong ambag mo sa ekonomiya? Maganda po ang ating pag-uusapan kasi ibabalik rin po uli natin noong pong Desembre, ang sinabi, ang GDP po ng Pilipinas ay 7.2%. This robust fourth quarter growth implies a 7.6% full year growth in 2022. Mataas po yun. Pero tinetemper po yan ng inflation. Pag tingnan po natin ang inflation, ano po ang nag-i-spike sa ating inflation rate? Yun po ay kalimitan ang food inflation. So, pupuntahan natin, ano bang ambag ni Juan de la Cruz? Ang ating pong ekonomiya ay consumer-led. Ano pong ibig sabihin yan? Abay, 75% po ng galaw sa ekonomiya ay si Pinoy o si Juan de la Cruz ay gumagastos. Consumer-led, bumibili ng gamit, bumibili ng damit, bumibili ng kung ano man, from pagkain to restaurant to kung ano-ano pa. Napakahalaga po nating tingnan, ano ba ang pagbango ng Pilipinas ngayon? Mahalaga po ang role ng bawat isa. Ha? So one, pagdating ngayong summer, abay umikot ka. Bakit po? Ang tawag po doon, holiday economics. Ano po ba yung holiday economics? Alam po nyo ang holiday economics, pag bumagsak ang holiday sa araw na regular, ang ginagawa po, ine-extend. So kung kunyari, ang holiday ay bumagsak ng Friday, abay tatlo po na araw ang holiday nyo. Kung Monday po, abay tatlo rin po ang araw. Kuminsan po sinasandwich, no? Kaya ang nangyayari, sa isang linggo, marami po ang nagiging holiday. Bakit po? Ha? Meron pong tama at meron pong pros and cons ang tinatawag tungkol doon. Pero mahalaga po yung holiday economics. Bakit? Kasi po, umiikot si Juan de la Cruz. Nagiging turista, nagbabakasyon, nabibisita ang mga pamilya at ang mga relatives sa kanilang probinsya, at gumagastos. Alam po nyo, ang mga Pilipino, mahilig po yan na kain. No? Makikita natin sa ating kultura, ang pamilya nagkakaisa pag nagkikita-kita. Yung po ang nawala nung pandemya. Kaya gigil ang mga Pilipino na lumabas at makita ang kanilang mga relatives. No? Yun nga pong iba, nung Pasko, abay ilang beses nagkikita at kung saan-saan dahil sa kanaisang makita ang hindi nila nakita ng 2 taon, 3 taon. Ano po ba yung holiday economics? No? Nagsimula po yan nung panahon ni Presidente Arroyo. Noong 2007 po, nagkaroon ng Republic Act 9492 na nagsasabi na pwede na habaan ang bakasyon, ha? at pwede na ang mga nagtatrabaho pag bakasyon yung araw na ito ay times 2 para pong holiday. Okay? Ngayon po, ano po ang nangyari? Nung panahon ni Arroyo, yan po ang isang driver ng ating ekonomiya. Talagang ang taas, pumapalo. Dahil lahat ng Pilipino, alam po nyo yung pag-ikot ng ekonomiya, hindi po yun nagmumula sa gobyerno. Nagmumula po yun sa atin. Pag tayo ay bibili, umiikot ang ekonomiya. Pag tayo mamamalengke, umiikot ang ekonomiya. Mahalaga pong umikot. Kasi nung pandemya, hindi po tayo nakakaikot. Ang ating pera hinahawakan natin dahil hindi tayo sigurado kung anong mangyayari at hindi tayo nakakalabas. So makikita mo na paralyzed lahat yung supply chain. Pag hindi na umikot, ang nangyayari sa ekonomiya bumabagsak. Kaya po, nagpapasalamat ako sa lahat ng Pilipinong gumagastos. No? Gumagastos tayo ng tama dahil para yon sa ating bansa. Pagkatapos po ni Gloria Arroyo na naging pangulo, noong pong dumating si President Aquino, hindi po siya naniniwala sa holiday economics. Mas naniniwala siya sa productivity. Meaning, trabaho, pag holiday times 2, bayaran mo. Bakit po sa mga minimum wage earners, napakahirap po ang bakasyon? Kasi wala kang kinikita. Samantalang kung ika'y papasok, abay times 2.
So mamimili ngayon ako. Ako ba'y sasama sa pamilya ko para mag-holiday economics? O ako'y magtatrabaho, sisipagan ko times 2 ang aking kita para malaki ang nasa bulsa ko. Yan po ay very personal decision, no? Pero po makikita natin sa holiday economics may multiplier effect. Pag ang Pilipino umikot, gasolina, sasakyan, pagdating mo dun sa lugar, turismo, ha? May hotel kang babayaran, meron kang food and beverages na binabayaran, marami pa po, may recreational, cultural, transport at tours. So talagang umikot ang ekonomiya. Yun po, ganung kahalaga ang turismo. Huwag po natin mamaliitin ang turismo, no? Napakahalaga po yan. Isa po yan driver. Sa bansang katulad na Thailand, number one driver po yan. Ang Pilipinas hindi nakaka-compete sa Thailand dahil napakagaling ng Thailand mag-akit, no? Ang Thailand hindi ho malls eh. May cultural relevance ang Thailand. Sa atin po, pag pumunta ang dayuhan dito, ang parating sinasabi, "Oh, I don't like in Manila kasi puros po malls." Hindi nila gusto 'yan. Ang gusto nila yung authentic Filipino lokal. Saan po yan? Sa probinsya. Kaya maraming pumupunta sa Boracay. Napakaganda ng ating beach sa Boracay, lalo na ngayong nalinis at sustainable ang pagtanggap ng bisita. Sa Palawan, isang maganda. Sa Surigao, sa Siquijor, ang dami pong magaganda. Sa Batanes, no? At nako, ako po naging swerte. Nakapunta po ako sa Barm. Abay, sa Basilan po ang beach. Napakaganda. Mas maganda pa po sa Boracay. So, tayo'y lumabas, tayo'y tumulong sa ating bansa dahil sa ang holiday economics po ay makakatulong iangat. Imagine niyo po yung maliliit na mga destination tours. Yung eco-tourism, yung community tourism, abay, pag na-discover nyo, ang gaganda po. Hindi ko kalain na merong parang Bali type sa Quezon, may Bali type sa Nueva Ecija. At ang mga pink beaches po natin, marami po yan. Isa na sa Zambales, pero sa Zamboanga naman, kukuha ka ng permit bago ka makapunta doon. Pero tingnan po natin lahat yung discoveries ng Pilipinas. Kasi ilan po ang islands natin, no? 7,600 plus islands. Imagine nyo yun. Ilang probinsya? 81 provinces. 82 na ngayon dahil ang Maguindanao nag-separate. Kung napupuntahan po natin yan, hindi ho ba pwedeng yun ang nasa, anong ang tinatawag doon sa listahan? Di pa po, meron tayong listahan ng ating mga gustong puntahan. So napakahalaga po yan dahil ang domestic travel natin ay 85% ang contribution sa GDP. Okay? So holiday economics, padating na po ang summer, saan kayo pupunta? Juan de la Cruz, tumulong ka sa bayan mo. Salamat!